Kung gayon, nararapat lamang na sumama ka sa amin. Salita ni Randy. Habang nagdadalawang isip pa si Rudy, ay nagsalita na si Sammy. Huwag kang sasama, Rudy. Hayaan mo na kami. Huwag mong kakalimutan ang misyon mo. Ang ubusin ng lahi nila. Pero Sammy, pasensya ka na. Hindi ko kayang mawala ka. Tanging tugon ni Rudy. Noong pumayag na si Rudy sa kagustuhan ni Randy, ay binitawan na kagad ni Randy si Sammy at marahan na itong sasama sa dalawa nang biglang tumilapon ng malayo si Randy at Selmo. Sobrang layo, halos hindi na matanaw. Doon nga nakita ni Rudy ang isang napakalaking halimaw na anyo ni Sol at nagwawala pa rin ito. Malapit na ang halimaw na anyo ni Sol kay Rudy at nakaramdam na ng takot si Rudy sapagkat alam niya kung gaano kalakas ang anyong yon ni Sol. Nang bigla nitong nilingkis ng yakap si Rudy, maamo na kay Rudy ang anyong halimaw ni Sol. Laking ngiti naman ng lahat noong makita nilang napaamo ni Rudy ang nasabing halimaw. Maya-maya lang, bumalik na sa dating anyo si Sol at hindi maalala ang pangyayari. Subalit napansin ni Rudy na may kalmot si Sol sa kanyang likod, parang kalmot ng isang maliit lamang na hayop sa kagubatan. Doon na nga sumagi sa isip ni Rudy na nagiging mabangis na halimaw lamang si Sol kapag nasasaktan ito. Dahil napansin niya rin si Sol noong makita niya ito sa ilalim ng puno na may sugat rin sa katawan noong binalak siyang kainin ng babaeng aswang. Naisip ni Rudy na pinaslang ni Sol ang babaeng aswang bago pa man siya dumating. Palaisipan naman sa kanya kung saan nang galing si Sol at bakit sobra naman ang lakas nito. Maging sina Selmo at Randy hindi umbra sa kanya. Dahil nga sa pangyayaring yon, naisipan nila Sammy na lumayo na sa lugar na kanilang tinitirhan sapagkat maaaring bumalik muli sina Selmo at Randy at sinang-ayuna naman ito ni Rudy. Noong oras ding yon, agad silang lumisan sa kanilang tinitirhan habang naglalakad sila at naghahanap ng panibagong tutuluyan ay naisip ni Rudy si Randy ang kanyang kakambal. Alam niyang hindi pa ganoon kasama si Randy at maaaring may pag-asa pa upang mahikayat niya ito na maging isang mabuting nilalang na kagaya niya. Ngunit hindi alam ni Rudy kung saan matatagpuan ang Herena, ang lugar ng mga aswang na nabanggit nila Randy sa kanya. Noong makahanap na sila ng kanilang tutuluyan ay dito na nga sinabi ni Rudy na nais niyang hanapin ang kanyang kakambal. Ibig niya munang iwanan sina Sammy at ang mga katribo nila. Hindi naman siya pinagbawala ni Sammy sa kanyang mga hangarin nang makitang muli ang kanyang kakambal. Ngunit si Sol ay tila ayaw pumayag na iwanan siya ni Rudy, kaya naman isinama siya nito. Sapagkat alam din ni Rudy na may kakayahan din itong si Sol na pwedeng makatulong sa kanya. Paalam Sammy, pinapangako ko sa iyo, babalikan kita. Sabay halik sa kanyang asawa. Mag-iingat kayo mahal kong asawa, pati na rin ikaw Sol. Hihintayin namin ang inyong pagbabalik. Madamdamin nga ang naging pamamaalam nila Sol at Rudy sa lahat ng kanilang mga katribo. At noong naglalakbay na sila Rudy at Sol upang malaman kung saan naroroon ang Herena na kanilang tatalakayin. Isang linggo ang nakalipas mula noong magsimula silang maglakbay hanggang sa napadpad sila sa isang liblib na lugar kung saan may ermitanyo at kanila itong tinanong kung saan ba matatagpuan ang Herena. Herena, bakit nyo ito hinahanap? Lubhang mapanganib sa lugar na yon. Hindi kayo makakapasok basta-basta doon. At kung makapasok man kayo, ay siguradong hindi kayo tatagal at mapapaslang lamang kayo.
pagpapaliwanag ng ermitanyo. Ngunit kailangan po naming marating ito. Pakiusap, sabihin niyo po sa amin ang tamang daan. Pakiusap ni Rudy sa ermitanyo. Kung mapapansin niyo ang bundok na yon, sabay turo sa pinakamataas na bundok. Kapag nandun na kayo sa tuktok nun, ay hanapin niyo ang pinakamataas na bundok pang muli. Madali niyo itong makikita kapag naroon kayo sa tuktok ng bundok na yan. Dito kasi sa ibaba ay hindi natin matanawang herena. Ang pinakamataas na bato at walang normal na tao ang kayang pumanhit dito. Kaya usap-usapan na tanging mga aswang lamang ang kayang makaakyat doon. Pagsasalaysay ng ermitanyo, at dahil nga sa nalaman ni Rudy ay nagpasalamat siya sa ermitanyo at umalis na sila kaagad. Dali-daling nilakbay ni Rudy ang mataas na bundok kasama si Sol. Ngunit sa kanilang paglalakbay, may nakasalubong silang isang halimaw. Anyong aso ito at nanlilisik ang mga mata. Walang ano-ano'y umatake agad ito kay Sol. Nung kakagatin na ng asong ito si Sol, ay bigla itong napatigil noong makita niyang biglang nagbagong anyo si Sol. Naging isang malaking halimaw ulit si Sol at madali lamang nitong pinisak ang asong yon. Nagulat naman si Rudy sapagkat ang buong akala niya ay nagiging halimaw lamang si Sol tuwing ito'y nasasaktan, ngunit wala pa man nangyayari sa bata ay nagawa na nitong maging isang halimaw. At noong wala nang ang panganib sa paligid ay bumalik na rin sa dating anyo si Sol. "Sol, noong makita mong asong yon, ano ang naramdaman mo?" Tanong ni Rudy. "Nakakatakot po, Kuya Rudy. Saan na po siya napunta?" Tugon naman ni Sol. Wala na siya. Tinapos ko na." Pagsisinungaling pa ni Rudy, hindi niya pa rin alam kung paano sasabihin kay Sol ang totoong nangyayari sa kanya. Gayunpaman, ay patuloy lamang sila sa paglalakbay patungo sa hirena. Noong nandoon na sila sa pinakatoktok ng bundok, ay tumingala si Rudy at namangha sa kanyang mga natatanaw. Napakataas na bato na halos hindi mo na makita ang pinakatoktok nito. Lagpas na kasi ito sa ulap. "Ito na kaya yun?" Tanong sa isip ni Rudy. Wala nang pag-aalinlangan ay agad-agad nang inakyat ni Rudy ang mataas na bato. Habang nakasabit si Sol sa kanyang balikat, ilang oras na ang lumipas, ngunit wala pa rin si Rudy sa tuktok nito. Ganoon kataas ang nasabing batong iyon, kaya naman wala talagang normal na tao ang makakayang umakyat dito. Bukod pa ron, ay napakaraming mababangis na aswang ang nasa paligid nito. Noong makarating na nga sila Rudy sa tuktok ng bato, ay laking gulat niya noong makita ang napakagandang lugar ng herena. Napakaraming aswang dito at hindi sila pinapansin, sapagkat alam na mga aswang na nandito na aswang rin sila Rudy at Sol. "Kailangang hindi tayo abutan ng kapilugan ng buwan dito, sapagkat maaamoy nila ang dugo natin." Uwi ka ni Rudy kay Sol. "Ano pong gagawin natin, Kuya?" Tanong naman ni Sol. Ilang sandali lamang ang lumipas, may lumapit sa kanilang isang napakagandang babae. Wangis tao pa ito't nakangiti kay Rudy. "Kamusta? Parang ngayon ko lamang kayo nakita dito. Bago lang ba kayo?" Tanong ng babae. May kakilala kasi akong nagsabing puntahan ko raw siya rito sa Hirena." Palusot ni Rudy. Halata naman. Ako nga pala si Wina. Ikaw?" Tanong nito sa kanya. "Rudy, gaano nga pala karaming naninirahan dito?" Tanong naman ni Rudy. Nasa maikit 1,000 pamilya rin dito. Sa totoo lang ay bago lang din kami rito. Mahirap kasi makipagsalamuha sa mga tao sa ibaba.
Mabuti na lang at may nag-imbita sa amin na aking pamilya na meron daw isang paraiso na para lamang sa mga aswang. Paliwanag ni Wina. Bumababa pa ba kayo? Paano kayo nabubuhay dito? Tanong ni Rudy. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng tao dito. Hanggang si Balbal pa ang namumuno. Ang kinakain namin ay mga baboy ramo na napakarami dito sa Herena. Halika't sumama muna kayo sa akin. Papakainin ko kayo ng masarap na putahe. Pag-aalok ni Wina at wala namang pag-aalinlangan si Rudy na sumama dito. Doon nga niya napatunayan na totoo ang sinasabi ni Wina. Baboy ang kinakain nila at hindi tao. Napasarap ang kain nila Rudy at Sol sa bahay ni Wina nang biglang may kaguluhan sa labas ng bahay. Paglabas ni Wina, nakita nilang isang aswang na pinaparusahan ni Balbal ang namumunong aswang sa Herena. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi tayo dapat kumain ng tao? Dahil sa iyong kasalanan ay hindi ka na makakaakit pang muli dito sa Herena. Sambit ni Balbal. At itinapon niya nga ang aswang na iyon sa labas ng Herena. Binigyan ng sumpa na hindi na muli pang makakatapak sa Herena. Doon na nga naisip ni Rudy na ang mga aswang na nakakainkwentro nila ay ang mga aswang na itinatapon mula sa Herena. Ngunit nagtataka si Rudy kung bakit nandito sina Selmo at Randy. Gayong pumapatay ng tao ang mga ito, lalo na ang kanyang tiyo na si Santi. Isa sa mga ipinunta dito ni Rudy ang makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang ina. Hanggang sa may pumukaw ng pansin kay Rudy, si Wina, at nakita niyang napakaamo ng mukat na kangiti ito sa kanya. Rudy, dito na kayo matulog ng kasama mo. Maluwag naman dito sa bahay at makakatulog kayo ng maayos. Pag-aalok ni Wina. Sige lang Wina. Nakakaya naman atang masyado. Tugon ni Rudy. Ano ka ba naman? Noong bago lamang rin kami rito, ganyan din ang pakikitungo sa amin ng mga aswang dito. At hindi na nga nakatanggi pa si Rudy at pumayag na ito dito muna magpalipas ng gabi. Noong nasa kalagitnaan ng tulog sila Rudy, ay hindi alam nila Selmo at Randy na narito rin pala sila sa Herena. Ang dalawang ito'y mga aswang na may masasamang hangarin dito sa Herena. Binabalak ng pamilya nila Santi na mapabagsak si Balbal upang sila na ang mamuno sa bayan na yon. Noong gabi nga ding yon, habang nasa kasarapan ng tulog si Rudy at Sol, may malakas na sigawan sa labas ng bahay nila Wina. Wala na si Balbal. Ako na ang mamumuno dito sa Herena. Maligalig na wika ni Santi habang hawak-hawak ang ulo ni Balbal. Kasama niya si Randy at Selmo na sa pagpaslang sa namumunong si Balbal. Dito ngay nanlisik ang mga mata ni Rudy at nagtangkang lusubin si Santi ang pumaslang sa kanyang ina. Ngunit noong susuguri na sana ito ni Rudy, ay may iilang aswang ang nauna sa kanya na sumugod kay Santi, yung mga aswang na malapit kay Balbal. Ngunit bigo ang mga ito sapagkat napakalakas ni Santi at ang mga nakapalibot sa kanya. Walang kahirap-hirap na pinaslang ni Santi ang limang aswang na sumugod sa kanya. Dito ngay nag-isip muli si Rudy na ipagpaliban muna ang kanyang galit bagkus ay humanap ng tamang oras at panahon upang matalo si Santi. Paano na tayo ngayon? Wala na si Balbal. Mapupuno na ng kasamaan ng Herena. Nalulungkot na wika ni Wina. Dito ngay walang imik si Rudy at nasa isang sulok lamang ng bahay na hindi alam kung paano ang gagawin. Kinabukasan ay magiging kabilugan na naman ang buwan, kaya napagpasyahan ni Rudy na bumaba muna mula sa Herena upang hindi sila maamoy ng mga aswang na yon. Tara na Sol, bumalik muna tayo kila Sammy. Kapag kabilugan ang buwan
ay lumalakas ang kapangyarihan ng mga aswang. Siguradong malalaman nilang may nakapasok na tao rito sa Hirena. Pagpapaliwanag ni Rudy. Hindi na nga sila nagpaalam pa kay Wina at dali-dali na silang pumaba sa lugar ng mga tao. Rudy, salamat. Buti nakabalik na kayo. Masayang pagsalubong ni Sammy. Oo, mahal. Magkakaroon kasi ng bilog na buwan mamayang gabi. Siguradong malalaman nilang may ibang nakapasok sa kanilang bayan. Uwi ka ni Rudy. Kuya, may napansin akong kakaiba sa pinuntahan natin. Habang nandun ako'y parang may kung ano akong nararamdaman sa aking katawan. Ngunit hindi ko may paliwanag. Sambit ni Sol. Hindi na nga lamang ito pinansin pa ni Rudy sapagkat kay Santi nakatuon ang kanyang galit. Nais niya talagang may pagiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Makalipas ang tatlong araw ay umakyat muli sila Rudy at Sol sa nasabing bayan ng Hirena. Ngunit habang umakyat sila ay napansin niyang may mga kasabay siyang mga aswang na umaakyat rin. Ngunit ang mga ito ay may mga bitbit ding mortal. Boy, iyan bang iaalim mo kay Haring Santi? Bata pa yan ah. Tanong ng isang aswang kay Rudy. Ha? Ano pong alay? Hindi ba bawal tayong magdala ng tao sa itaas? Tanong ni Rudy. Noon yun, noong hindi pa si Santi ang namumuno. Ngunit ngayon ay kailangang mayroon kang iaalay na tao sa kanya. Kaya heto't kumuha ko ng tao sa ibaba upang hindi paslang ni Santi ang pamilya ko. Paliwanag naman ito. Dito na nga mas lalong nag-init itong si Rudy. Hindi maaari ito. Bakit kailangan gawin niya ito? Uwi ka ni Rudy sa kanyang isipan. Noong nakalapag na sila sa Hirena, laking gulat ni Rudy noong sumalubong sa kanyang isang aswang na bantay ni Santi. Ito ang mga taga-kolekta ng mga iaalay na tao kay Santi. Merong bata. Mahusay ka. Magugustuhan niya ni Santi. Uwi ka ng taga-kolekta kay Rudy. Hindi po, nagkakamali kayo. Aswang din ito. Uwi ka naman ni Rudy. Huwag mo nga kaming pinagluloloko. Kung aswang yan ay hindi mo siya bibit-bitin pakyat rito, makakaya niyang umakyat mag-isa. Sambit ng taga-kolekta. Doon na nga walang nagawa si Rudy. Matagumpay nilang naisama si Sol sa kanila papunta kay Santi. Dito naman ay tumating si Wina. Rudy, anong nangyari? Bakit kinuha nila si Sol? Tanong dito ni Wina. Sa totoo lang Wina, hindi kaya ni Sol na umakyat dito. Kaya bitbit ko lamang siya. Kinuha siya ng mga yon. Akala nila kasama si Sol sa mga alik kay Santi. Tugon dito ni Rudy. Nako, hindi maaari ito. Kawawa naman si Sol. Grabe talaga yung Santi na yan. Walang kasing sama. Naisambit ni Wina. Hindi na nga ito napigilan pa ni Rudy at dumating ang gabi na kakainin na ni Santi ang mga alay sa kanya. Nandoon ang lahat ng mga aswang sa Hirena at pinapanood si Santi kung paano kainin ng mga tao na inalay sa kanya. Sigaw ng sigaw at takot na takot ang mga ito, ngunit wala na silang magagawa pa. Tatlo agad ang pinaslang ni Santi at kinain ng mga ito. Isusunod na nito si Sol nang biglang itulok ni Rudy si Santi. Nagulat ang lahat sa ginawang iyon ni Rudy. Sabay kuha kay Sol at binalak na tumakas. Ngunit mas mabilis sila Santi kaya naabutan siya ng mga ito. Rudy, sabi ko na nga ba, tama yan. Dito ka nababagay sa Hirena. Uwi ka ni Randy. Anong akala mo, Rudy? Hindi na mauulit ang nangyari sa amin. Ngayon ay ikaw na ang matatalo. Pagsingit naman ni Selmo. Ano? Natalo kayo ng hampas lupang yan?
sambit ni Santi sa kanyang anak. Pero ama, hindi siyang nakatalo sa amin. May isang napakabangis na aswang ang sumalaki sa amin ni Randy. Tugon naman ni Selmo sa kanyang ama. Anong klaseng halimaw? Lahat ng aswang, lahat ng klase ng aswang ay hindi uubra sa atin. Paano kayong natalo nun? Galit na salita ni Santi. Walang kamali-mali ang lahat. Nasisol ang aswang na yon. At nung kakainin na si Sol, ay nagulat na lamang ang lahat. Biglang nagbago ang anyo ni Sol. Naging isang napakalakas na halimaw at sinakmal si Santi gamit ang isang palad lamang. At hindi nga maigalo ni Santi ang kanyang braso. Hawak-hawak ni Sol ang baywang ni Santi at nakaipit ang mga braso nito. Walang magawa si Santi kundi ang sumigaw na lamang. Sapagkat napakalakas ng pagkakasakmal sa kanya, hindi siya makapaniwala na mayroong ganong klase ng aswang ang bababoy sa kanyang kakayahan. Ang buong akala niya kasi siya na ang pinakamalakas na nilalang. Ngunit nagkamali siya. Ni hindi man lamang pagpapawisan si Sol sa kanya. Anong klase to? Bakit may ganito kalakas na aswang? Gulat na gulat na salita ni Santi. Katapusan mo na! Sambit ni Rudy, sabay tusok ng kanyang matutulis na kuko sa dibdib ni Santi. Sumuka ito ng dugo na palatandaan na dito na nagwawakas ang buhay ng napakasamang aswang. Hindi naman makapaniwala sina Selmo at Randy sa pangyayari. At noong nagtangka silang sugurin si Rudy, dito na nga sila pinalibutan ng lahat ng aswang sa herena. Ang mga aswang ay tila ba nabuhayang muli, bakas sa kanilang mukha ang pag-asa na babalik pa sa dati ang pumumuhay sa herena. Anong akala nyo? Papayag pa kaming kayo pa rin ang mamuno dito? Sambit ng mga aswang. Walang awang pinasalang si Selmo ng mga ito. At noong pinaslang nila si Selmo, ay isusunod na sana nila si Randy nang biglang humarang si Rudy sa harapan nila. Huwag! Kapatid ko siya. Hindi niya lang alam ang kanyang ginagawa. Biktima rin siya ni Santi. Pinaikot lamang siya nito. Hindi pinanggit ni Santi na siya ang pumaslang sa aming ina. Wika ni Rudy. Ha? Si Tio ang pumaslang kay inay? Naluluwang tanong naman at hindi makapaniwala itong si Randy. At dahil nga sa binitawang salita ni Rudy, ay hinayaan na lamang muna ng mga aswang si Randy. Si Wina naman ay namamangha pa rin sa kanyang nasaksihan. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay bumalik na sa dating anyo si Sol. Naghiyawan ang lahat ng mga aswang at tila ba itinuring na isang bayani si Sol na walang kamali-malay si Sol kung ano ba talaga ang nangyayari. Dahil nga ron ay babalik na sana sila Rudy at Sol sa ibaba upang makapiling muli si Sammy nang sabay-sabay nagsalita ang mga aswang sa herena na kung maaari ay si Rudy na lamang ang mamuno rito. Ha? Ako? Ngunit wala pa akong kakayahan na mamuno ng ganito kalaking nayon. Pasensya na kayo, ngunit hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na, Rudy. Wala na si Balbal. Kailangan namin ang katulad mo dito sa herena. Uwi ka ng mga aswang sa kanya. Mula nga noon ay si Rudy na ang tumatayong pinuno ng mga aswang sa herena at dahil siya ang namumuno'y pinakusapan niyang mga nandoon na doon na rin manirahan si Sammy at ang lahat ng kanyang mga katribo. Kaya lumipas ang mga taon, nagkasundo ang mga tao at aswang sa herena. Nagkakamabutihan ng lahat doon nang dahil kay Rudy. Naging masagana ang buhay ng mga tao at ng mga aswang. Ang mga pagkain nila ay gulay at mga hayop lamang na alaga nila sa herena. Hanggang isang araw, nahuhulog na ang loob ni Wina kay Rudy. Ngunit mahal na mahal ni Rudy si Sammy na kanyang asawa. Lumipas din ang mga panahon na si Randy ay nabibighani rin sa ganda ni Sammy.
Ngunit wala silang magagawa pa sapagkat mahal na mahal ni Rudy at Sammy ang isa't isa. Habang nasa isang hapagkainan si Rudy at Sammy, Randy at Wina, ay napapansin ni Sammy na ibang pagtitig ni Wina sa kanyang asawa. Si Rudy naman ay hindi pinapansin si Randy na palihim ding tumitingin kay Sammy sapagkat kapatid niya ito, hindi sumasagi sa isip niya na kaya siyang tridorin ni Randy. Ngunit tila ba hindi papatalo si Randy sa kanyang kambal, nakangisi itong nakatitig kay Sammy. Ano kaya ang binabalak ni Randy? At si Sol naman, saan niya galing ang kanyang napakalakas na kapangyarihan?